magandang araw sa iyo. Natutuwa akong makausap kang muli. Nais ko lamang kamustahin ka at malaman ang iyong mga saloobin tungkol sa ipinagawa kong group task. Ano ang masasabi mo sa ibinigay kong group task? Grabe kuya, ito na po yung pinakamahirap na ibinigay niyo pong hamon po sa amin. Hindi po madaling mag-compose ng lyrics. And then pagkatapos po nun, kailangan po siyang i-arrange. Then kailangan din po siyang itono. Pero na-enjoy naman po namin lahat yung paggawa po ng ano namin, ng challenge po namin. Nahirapan ka ba sa pinagawa kong group task? Nahirapan po talaga ako kasi unang-una po, wala po akong talent sa pagra-rap, then pag-compose po ng lyrics. Pero ibinigay ko naman po yung best ko po dito sa hamong ibinigay niyo po sa amin. Ano naman ang pinaka-nagustuhan mo sa ginawa ninyong group task? Pinaka-nagustuhan ko po sa binigay niyo pong hamon ay yung pagtotono na po. Kasi nga po, hindi ko po alam na meron pa pala akong konting talent po dun sa pagtotono po sa pagra-rap po. Tapos yung binibidyohan ko na po yung sarili ko, feeling ko po singer na po ako. Ano ang masasabi mong pinakamahalaga mong naiambag sa naging group task nyo? Mula po sa pagbubuo ng lyrics, kailangan po siyang i-arrange and then itono po. Ako po yung isa sa mga bumuo na po ng second stanza. Mahirap din po pala mag-isang composer kasi kailangan po talagang itono. Pero na-enjoy ko naman po talaga. Sino sa tingin mo sa mga kasamahan mo ang may pinakakaunting naiambag sa ginawa ninyong group task? Yung sa tingin ko po yung pinakakaunting naiambag po ay si Abilene Malong. Pero naiintindihan naman po namin kasi meron po yata siyang defense and gumagawa rin po siya ng thesis. So, okay naman po kasi nakaambag naman din po siya ng lyrics po para po sa ginawa po naming rap. Sino naman bukod sa'yo ang sa tingin mong nagpakita ng galing sa ginawa niyong group task? Sa tingin ko po si Leslie kasi siya po yung nag-edit ng video. Tapos po, kahit po wala po siyang tulog, hindi na po siya pumasok, talagang inuna niya po talaga na gawin po yung video. Tapos talagang tinapos po niya yung pag-edit po ng video. Sino ang maituturing mong pinakamahigpit mong kakompetensya sa pagiging online big winner? Para po sa akin, si Daniel po. Kasi po, sa phase 1 pa lang po, siya na po yung top 1. Pagdating sa usapang big winner, sino sa tingin mo ang tatanghaling big winner mula sa aking all-in housemates? Sa tingin ko po si Jane po kasi napakarami po ng sumusuporta po sa kanya sa outside work. Siya po yung may pinakamarami pong boto. Sa kabuuan, paano mo ilalarawan ang iyong naging karanasan bilang online housemate? Ang pagiging online housemate po ay napaka-challenging po talaga. Nabago po yung takbo ng pamumuhay ko po talaga. Nalaman ko po sa sarili ko na kaya ko pa palang gawin yung akala ko na hindi ko po kayang gawin. Wala pong imposible, basta mangarap lang po. Katulad po sa totoong buhay, dapat pong paghirapan ang mga bagay na matagal mo na pong pinapangarap. Anong nais mong sabihin sa taong bayan para iboto kanila? Sa mga nanonood po ng aking video, sana po iboto niyo po ako. Kailangan ko po ito, kailangan po ito ng family ko. Gusto ko na po talaga ma-repair na po yung bahay po namin. Para po kung tag-ulan, hindi na po ako mababahala po at alam ko po na safe po sila. Maraming salamat sa pagtitiwala at pagbabahagi mo sa akin ng iyong mga opinyon at saloobin. Pati na rin sa matapang mong pagtanggap sa hamon ng pagpapakatotoo. Muli, binabati kita sa pagiging kabilang mo sa aking top 10 online housemates. Hanggang sa muli.